Anong problema? Iniwan ako. Iniwan ka? Saan? Iniwan ka ng bus? Iniwan ako ng jowa ko. Naghanap ng iba. Ah, kala ko iniwan ka ng sasakyan, Diyos ko. Ibigyan sana kita ng pamasahe. Bakit ka iniwan ng ano? Bakit ka iniwan ng partner mo? Kasi palagi kasi ako nandito sa ibang bansa. Inibot ko na lahat ng Middle East. Ay, oo. Wala iniwan na po akong time sa kanya. Dahil wala ka ng oras sa kanya, iniwan ka niya. Mag-asawa na ba kayo? Jowa lang. Jowa. Ilan taon na kayo nagsasama? O magka-jowa? 8 years. 8 years? Sinuko niya yung 8 years. Ilan taon ka na ba sa abroad? Almost din 8 years. 8 years na rin. Matitiis mo rin yung 8 years, Diyos ko. So wala kang balak umuwi ng Pilipinas? Meron naman. Kaso wala pang ipon. Sa 8 years, wala kang ipon? Diyos ko. Hindi, nagtumutulong kasi ako sa mga kapatid ko. Okay, so wala ka pang sariling pamilya? Oo, naghahanap pa lang. Naghahanap pa lang. Alright. So lahat ba ng sahod mo, tinutulong mo sa pamilya mo? Walang natitira sa'yo? Bakit ganon? Kasi marami kasi kaming magkapatid. Tapos... Sige nga, ilan kayo? Kami siyam kami magkakapatid. Kayo, ilan kayo? Siyam din kami. Oh. Ilan yung kasi, nakapagtapos? Ilan na yung may trabaho sa inyo? Dalawa. Nakakatapos dalawa. Na ako ng Philippines Army at saka yung doktor. May army na at saka doktor. Tapos sa'yo pa rin umaasa yung iba. Hindi, bago pa lang kasi na sila nagtapos. Tapos, ano, tutulong naman yun sila. Okay. Kasi bago pa lang nakapagtrabaho. So gusto mo bang tumanda ka ng dalaga? Hindi naman, kaya mapahanap ako sa'yo. Ganito kasi, Tina Joy. So you are 28 years old, tama? Kung hindi habang buhay, malakas ka. Tama? So pag uwi mo ng Pilipinas, for sure, hindi maraming ipon, tama? Kasi nga, naibigay mo na lahat eh. Tama ba? Alam mo, ang pagtulong sa pamilya, normal yun. Tama yun. Pero pag umabot ka sa puntong wala nang natitira kahit konti sa'yo, mali yun. Naiintindihan mo ba yung point ko? Yes. Ano kasi, ito lagi ko namang sinasabi sa live to na, alam mo, yung iniisip natin nakakatulong tayo. Tama yon, nakakatulong tayo financial. Tama? Pero alam mo ba na madalang yung balik nun is positive? Madalang ang balik nun positive. Pasalamat ka kung ang mga kapatid mo ay nagsisikap talaga. Ang tanong, lahat ba sila kapag nakapagtapos ka, kapag ikaw nangangailangan, babalikan ka ba nila? Ikaw, sa sarili mo, masasabi mo ba na ang mga kapatid mo 100% babalikan ka nila? Thank you, Happy. Sagutin mo. Hindi ako sure kung babalikan ba nila. Hindi mo sure. So ganito kasi, no, pasalamat ka kung babalikan ka ng mga kapatid mo. Pero kung hindi, paano ka? Tulad niyan, halimbawa, someday, lahat sila nakapagtapos na. Ikaw ngayon, umaasa ka bilang isang OFW. Tama? Ngayon, pagbalik mo ng Pilipinas, wala ka ng trabaho. Anong makukuha mong trabaho sa Pilipinas? Wala. Magmumol ka. O kaya magmi-minimum wage sahod ka, tama? So kung hindi mo na kaya magtrabaho, sinong tutulong sa'yo? Kung hindi ka nila babalikan, ha? Pero kung swerte ka, kung balikan ka, paano kung hindi? Ang point ko lang dito, hindi masama magtumulong.
Pero kailangan mong mag-ipon para sa sarili mo. Huwag naman umabot dun sa punto na wala nang matitira sa'yo. Naintindihan mo? Kasi, meron akong napanood na video. OFW, tinulungan yung mga kapatid, kamag-anak, pag-uwi ng bahay, hindi pinapasok ng bahay. Alam mo kung bakit? Walang dalang pera. Walang dalang ipon. Sariling bahay niya yun, ha? Diba? Meron kasing ano yun eh, dalawang impact, positive tsaka negative, sa ginagawa mo. Ito papaintindi ko sa'yo. Sabi ko nga, pasalamat ka kung ang kapatid mo binibigyan ng halaga yung mga binibigay mo. Pasalamat ka kung ang mga kapatid mo someday babalikan ka. Paano kung hindi? Ang iniisip mo, nakakatulong ka sa mga kapatid mo, pero hindi mo alam, merong epekto sa kanila na hindi mo pa alam. Alin dun? Tinuturuan mo silang maging tamad. Tinuturuan mo silang magdidepende lang sa'yo. Tinuturuan mo silang umasa lang sa'yo. Alam mo ba yon? Tama ka. Kasi, di ba? At ilang taong ka nag-abroad? 8 years. Hindi, ilang taon yung edad mo? 20 years old. At the age of 20 years old, 19, hindi naman madali mag-process pa abroad, di ba? So, 19 to 20, marunong ka nang mag-isip. Marunong ka nang magsumikap o maghanap ng pera, tama? Kung kinaya mo, why is it ang mga kapatid mo, hindi nila kakayanin, di ba? Naintindihan mo ba? Yes. Hindi kita pinapagalitan, ha? Ine-explain ko lang. Kasi alam mo kasi, ito yung problema ng karamihan sa mga OFW. Alam mo ba yon? Yung iniisip nila nakakatulong sila, pero deep inside, masama yung balik sa kanila. Di ba maraming nagre-reklamo na OFW na nagsasabi na okay lang kayo kapag may kailangan kayo. Pero pag wala ako, di ba? Kinakamusta ka ba ng mga kapatid mo? Kinakausap ka ba? Kung okay ka lang. Oo. Swerte ka kung ganun yung... Swerte yung ganun, yung kung ganun yung kapatid mo. Pero yung kung kakamustahin ka lang kapag kailangan ka. Naku, day. Mahirap ang sitwasyon na yan. Kinakamusta ka ba lagi ng mga kapatid mo kung okay ka lang? O kinakamusta ka lang kapag kailangan ka? Alin dun? Kinakamusta kapag kailangan. Yun. 'Di ba? Hindi sa sinisiraan ko sila ha. Kasi kahit balik-balik tarin natin yung mundo, kapatid mo 'yan, pamilya mo 'yan. Tama? Naintindihan mo ba? Ang point ko lang dapat magising ka. Hindi masama ang pagtulong, pero kailangan marunong ka mag-manage. Alam mo ba 'yon? Dapat yung sahod mo ito para sa ganito to. 'Di ba? Every sahod dapat may ipon ka talaga para sa sarili mo. Hindi yung lahat binibigay mo. Bigyan kita ng sitwasyon. Wag naman sana. Paano kung merong isang miyembro sa pamilya niyo na nagkasakit, malubha ang sakit. Ngayon ikaw lang ang kinakailangan. Tapos lahat ng pera mo pinadala mo sa kanila. Ngayon may bibigay ka ba? Meron wala? Wala kasi pinadala mo na. Wala kang naitabi para sa sarili. Yun yung point ko. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, okay yung pamilya mo eh. Pag may magkakasakit sa inyo, makakaramdam ka rin ng sakit. Tama? Ngayon, kung wala kang ipon, binigay mo lahat, wala. Diba? Gusto mong tumulong, pero wala kang maitulong. Kasi wala kang naitabi eh. Ang pinaka-point ko dito, paano ka bukas? Paano ka soon to be kapag umuwi ka ng Pilipinas? Kasi alam mo ba yung realidad? Soon to be yung mga kapatid mo, mag-aasawa ang mga yan. At hindi mo hawak yung isip ng partner nila. Naintindihan mo? Hindi lahat, pero merong mga partner na halimbawa, ako may asawa ako. Galit ng asawa ko kapag nagbigay sa'yo. Nagigets mo ba yung point?
Paano kanila Bakit matutulungan? wala kang asawa? Ha? Wala ka pang asawa? Meron na! Hindi totoo. Di ba? Yun yung point ko. Paano ka? Sino ang tutulong sa'yo? Mas maganda sana na every sahod may ipon ka para pag uwi mo ng Pilipinas, maging independent ka. Yung tipong hindi ka aasa sa iba, kahit sa pamilya mo. Di ba? Okay ang pagtulong, pero alamin mo muna yung mga bagay kung ang pagtulong na yan ay nakakatulong ba talaga. Di ba? Humingi lang sa'yo ng gamit, ibibigay mo kaagad. Iba yung needs sa wants. Intindihan mo? Iba yung kinakaila, iba talaga yung kailangan pang araw-araw kaysa pang kagustuhan lang. Uy, 28 years. Pero host, sa'yo, host. Ano? Baba mo pala. Sa Diyos ko. Palagi hindi, mo. Hindi ito nakikinig. Nakikinig ako. Pero palagi talaga. Kasi ako nag-comment, hindi mo ako inanong pinaakyat. Wala na, finish na. So thank you sa compliment. Pero makinig ka, para sa'yo to. Diba 8 yes. years ka na, wala kang ipon? Diyos ko, may naipundar ka ba para sa sarili mo? Wala. Wala din, bahay wala rin. So paano ka? 8 years ka na. Hindi habang buhay, malakas ka. Naintindihan mo ba? Habang bata ka pa, kailangan mong mag-ipon, kailangan mong magpundar sa sarili. Hindi ko sinasabing maging madamot ka. Sinasabi ko lang, kailangan marunong ka mag-manage ng pera. Financial management, kumbaga. Tulad ko, ako, pulis ako. Mga kapatid ko nangangailangan din. Pero yung naranasan ko, gusto ko ring maranasan nila. Bakit? Kasi ako, nag-graduate ako, self-supporting student. Hindi naman actually, tumutulong din yung family ko, mama at papa ko. Pero, naghahanap ako mismo sa sarili kong pamamaraan para makapagtapos ako. So, graduate ako, 4-year course. Hindi birong 4-year course, di ba? Hanggang sa naging pulis ako. Ngayon, siyam kaming magkakapatid, ilan na yung graduate siyamin? 5. Pero yung suporta ko hindi buo. Alam mo 'yon? Kasi nga paano din naman ako? Kasi mindset ko kasi soon to be mag-aasawa din ako eh. Ano mag-aasawa ako no? Wala lang. Mag-uumpisa talaga ako sa wala. Sabihin ko sa iyo mahirap mag-asawa na wala kang naipundar mag-isa. Pag mag-asawa ka wala kang bahay. Napakahirap nun. Aasa ka ulit sa magulang mo. Kaya ka nga nag-asawa para tumayo sa sarili mong paa. Naiintindihan mo ba? Ako, lumalabas lang yung lumalabas lang yung tulong ko kapag alam ko na kinakailangan talaga yung tulong ko. Gusto ko lang ipamulat sa kanila na hindi mahirap kitain yung pera. 'Di ba? Gusto kong ipainindi sila na bakit kung kinaya ko, bakit hindi nyo kakayanin? So alam mo ba, kaming lahat, siyam kami magkakapatid, puro kami supporting student. Scholar. Ganon. Diba? Sa awa ng Diyos, meron na kaming 3 cum laude. Eh. Diba? Yung buhay ng tao, parang gulong, sabi nila. Ngayon, nasa baba ka, hindi mo alam bukas, baka nasa taas ka. Pero depende yan sa pagsusumikap mo. Kailangan mo mag-ipon dahil 28 years old ka na. Hindi ko sinasabing huwag ka magpadala sa pamilya mo, ha? May paa din naman sila, di ba? May kamay. May isip. Pag alam nilang kailangan nila ng pera, makakapag-isip ang mga yan. Di ba? Tutulong ka, pero yung wag namang to the point na maubusan ka. Pangit na may umuwi ka ng Pilipinas, pamasahil ang dala mo, di ba? Wala pa talaga ngayon, host, kasi meron pa din ako kapatid na paaral.
Pero nasa iyo naman 'yan. Pero ang sa akin lang naman sana. Nasa iyo naman 'yon kung i-absorb mo hindi. Pero ang sinasabi ko, maintindihan mo 'yan in the future. Huwag naman sana maranasan mo, pero pag-pray mo na maganda yung pag-advocate mo sa mga kapatid mo na huwag sila maging madamot. Kung ano yung tinulong mo sa kanila, hindi, pangit kasi na ano eh, yung pagtumulong ka, hingi ka rin ng balik sa'yo, kailangan ka rin tulungan. Pangit kasi yun eh. Pero sana, ipag-pray mo na pag nangangailangan ka, huwag ka nilang pabayaan. Kasi sa'yo, matanda na kasi yung mga magulang ko, kaya ako na lang inaasahan. Pero yung dalawang kapatid naman, tumutulong naman yun kasi nakatapos lang nila nag-apply sa trabaho. Yun yung ano, i-encourage mo yung dalawang kapatid mo. Mag-i-start diba? Na mag-ipon after 1 year. O diba, isang taon pa, Diyos ko, mapakatal pa din tayo. Nasakripisyo mo na sariling pinansyal mo, pati love life mo na isakripisyo mo na. Tandaan mo yan, ha? 28 years old ka na. Paabutin mo pa ba na mag-35 ka? Diyos ko! Makunat na yan. Oo. Hindi, ano lang. Kumbaga, kahit konti. Kahit sa 100% ng sahod mo, may maitabi ka lang na 10 to 15%. Okay na yon. Kasi ang pera, pag hindi mo naman ginagastos, kahit pa unti-unti, naiipon, lumalaki yan. Diba? So, ganun lang naman. Mahirap maging OFW, you know? Hindi ka napapagod? Nahihirapan nga ako, pero kailangan ko kakayanin walang susok. Sorry. Hoy, 809 viewers, shout out everyone. Hindi guys, kasi sa mga OFW dyan, masyado silang mabait. Ang pamilya, normal yan, natulungan. Pero kung yung dumating ka sa punto na pati sarili mo, napabayaan mo, very wrong. Ang dami yan. Pero, wag naman sana mangyari sa'yo, no? Maalala mo. Mag-asawa ka na talaga?